on our way to the... Where are we going? Hi, kids. Hi. Where are we going? To the beach. We're on our way to Wakayama. Dadagat ulit kami. Kasi sinasamantala namin yung summer vacation ni Kate. Kasi next month, start na siya ulit ng school niya. Punta kami ng Wakayama. Mag-stay kami doon for 3 days. And then after that, lipat kami ng Tapang Beach. Shirahama naman. Ayun, favorite ko din doon. Pinagbubuntis ko pala si Kate. Nagpupunta na kami doon. Last year, nandun din kami. And yun, this year, babalik kami. Last year, nung nagpunta kami, September. So, wala gaanong tao nung dumating kami. Parang pagdating namin doon, yung mga tent na nandun sa beach, nagliligpitan na, paalis na sila. O, pinili namin magstay sa Shirahama ng weekdays para wala gaanong tao. And tapos na yung long weekend para sa Olympic. O sa Katuwag Kayama, pag walang traffic, pag hindi holidays, driving 5 hours. So from Tokyo, 7 hours. Wakayama to Shirahama, kasi malapit na yun din eh. Kaya yung pinili namin. Wakayama to Shirahama, 1 hour and 30 minutes driving to Shirahama. Bagong haircut si Kit. Ako din, pero kinap ko nga rin kasi sobrang init talaga. Ayan. Sa next vlog ko, sasabihin ko sa inyo kung magkano yung haircut. Magkano yung haircut for men and women sa Japan. Hindi ako makapagpalit sa pag-ride. Kahit long driving, kami makapagpalit. Kasi expired yung aking license. Hindi naman siya mag-drive eh. So, carry lang. Dumaan kami ng 7-Eleven. Diba, ito yung nasa vlog ko before. Yung favorite ko na chicken skin. Yung 7-Eleven. Okay, sa Family Mart. Sobrang sarap. Pwedeng ulam. Kawara susunusan. No, pero masarap talaga itong chicken skin. You will arrive at the destination area. Your route guidance is now finished. Time check. It's 3:39. Finally reached. Nandito na kami. Walang traffic, pero hindi ko na alam. Hi! Ayan, finally nandito na kami. Dumating kami mga around 3:30 PM. So, parang 4 hours and 30 minutes na driving. And hindi ko na alam kung ilang bundok yung tinawid namin. Kasi nga, nag-iba siya ng daan eh. Sa bundok kami dumaan, sa forest, para walang traffic. Kasi kung highway yung dadaanan namin, halos lahat papunta dito kasi nga holiday. Dito kami sa bagong hotel ito dito sa Wakayama, Fairfield by Marriott. Daming tao, sobrang daming tao kasi nga weekend ngayon, long weekend. So, ang daming kids. Nakakatuwa na din makakita na madaming kids kasi nga school start ng summer vacation ng mga kids dito sa Japan. Hindi na muna kami magbi-beach ngayon, pahinga, para bukas maaga-maaga kasi sobrang hirap ngayon dito sa Japan mag beach ng hapon or tanghali or patanghali kasi sobrang init talaga, sobrang tindi ng init. Welcome to my channel. My name is Abby. Good morning, Wakayama! And it's our second day here. Tapos, apat na araw kami dito. Tapos, silipat kami ng Shirahama. Doon kami mag parang 7 araw. Samantalahin namin itong yung summer break ni Kay. Nasamantala lang din talaga namin na lalo si M. Kasi si M ngayon, wala pa siyang business trips out of the country. Pero baka pag tapos na siyang mag-vaccine, pwede na siyang mag-US ulit. So, ayun. Eh, ang dami niya nakapila na business trip to
to US. Nakalitanong pala, yung sa haircut ko. Kasi, ayan ha, kakatapos ko lang mag-shower, tapos walang blow dry, walang conditioner, maganda lang talaga yung shampoo ko, and maganda yung hair treatment ko. Ayan, hindi siya damaged kahit na naka-color, naka-highlights, ayan, kasi naalagaan din sa treatment. And DIY, ay not DIY, home treatment lang yun na, yung hair treatment ko, sa bahay lang yun. And sa mga nagtatanong, kasi nilagay ko siya sa Instagram story ko, yung sa salon namin ni Kate, na sabi ko, finally after 48 years, tagpo din kami ng hairstylist na, so, na maganda, na nagustuhan ko yung service. And hindi umiiyak yung wallet namin. Mas maganda pa to kung naka-blow dry or naka-plancha. And sa mga kabayan na kadarating lang dito sa Japan na nagtatanong kung magkano din yung haircut dito, okay, sabihin ko sa inyo. May mga nagme-message din na, ate, paano sabihin yung magpapa-straight ng hair or magpapa-perm or cut lang? Karamihan dito sa Japan, kahit haircut lang, kailangan ng reservation. Pero pwede din, meron din naman na mga salon na without reservation, though you may have to wait, yun yung mga, yung service nila is nasa 1,000 yen lang, yung mga quick cut salon. And karamihan ang makikita nyo doon, karamihan naman nagpapa-service doon, mga kalalakihan. Pero meron din naman sila ino-offer na service for women. So, sa mga nagtitipid and okay lang sa kanila kahit yung mga hindi naman maarte, basta gusto lang nila ng haircut, yes, pwede din doon sa mga quick cut salon. Pero, as in quick lang talaga siya, as in cut and go. Kasi walang shampoo, walang blow dry, as in quick cut lang, haircut lang, kasi kailangan nila matapos in 10 minutes. And kung magpapareserve naman kayo, halimbawa magbubook kayo ng appointment, kailangan at least 5 days or 1 week before ng date na gusto ninyo, kasi kadalasan full sila, lalo na pag weekends or holidays, and ayan, katulad ngayon, summer vacation. Pwede din mag-book sa website or sa app nila. Alam niyo ba, sa tagal ko na dito, ang dami ko na ding salon na na-try sa Tokyo. Pinaka cheap na napuntahan ko, nasa 2,000 yen. Yun lang yung haircut lang yun na, wala yung blow dry, walang shampoo. Pero syempre, hindi naman ako umalis na wala akong blow dry, walang shampoo. Yun lang yung base price nila, 2,000 yen for a haircut. And na-try ko na din magpa-haircut sa mga high-end salon. Yung mga high-end salon naman nasa around 7,000 to 7,500 yen. And, but hindi ko talaga alam, hindi nila makuha yung haircut na gusto ko na kahit sobrang simpleng layer lang. Hindi nila makuha. Yung parang feeling ko, sa akin lang to ha, feeling ko mas magagaling yung mga hair stylist natin sa Manila. Di ba parang kahit sa, yung hindi ka mahala na hair salon ka doon magpunta, ang gagaling ng kamay talaga nila, ang galing nila magpupil. Gusto ko layered, gusto ko bob cut, gusto ko apple cut. Nakukuha agad nila, or kahit pakita mo lang picture, ang galing. Kaya yun, tuwan-tuwa nga ako na nakatagpo ako ng hairstylist ngayon na talaga nakuha niya yung haircut na gusto ko. Picture lang yung pinakita ko and ayun, nagets na niya agad. Plus, yung nakakatuwa, hindi siya ganun kamahal. Ayun, hindi siya ganun kamahal, but it doesn't mean na hindi din maganda yung service. So, nasa almost 4,000 yen yung sa akin. And then, cut, shampoo, and blow dry na yun. Tapos kay Kate, parang nasa 2,500. Cut, shampoo, and blow dry din. And sa mga luxury price salon naman, yes, meron din dito. Lalo na sa, madami sila sa Omotesando, sa Ginza, sa Roppongi, and Harajuku. Si M, tagpapa-haircut. Nagre-range yung haircut nila around 8,000 to 10,000 yen. Minsan, umaabot pa ng 15,000 yen. Kasi yung mga salon na yon eh, popular yun sa mga celebrities talaga. And kung magtataka kayo, bakit ganun siya kamahal? Kasi yung mga nag-ooperate ng mga salon na yon, yung mga owners, ay sumailalim talaga sa mga extensive training sa ibang bansa. And established na din talaga yung career nila and yung pangalan nila sa Tokyo. Sila yung mga owners na talagang pinapa-attend talaga nila yung mga hairstylists nila ng mga workshops and training. Doon kaya mahal siya. Pero okay din ang service kasi sobrang ganda ng haircut ni M. Ngayon sa mga lalaki dito sa Japan, parang bihira yung makachamba ka ng hairstylist na hindi ganun kamahal pero maganda yung gupet. Si M naman kasi nasanay na siya talaga doon. Parang yung pag nakatagpo siya ng hairstylist na
hiyang sa buhok niya, doon na talaga siya. Ayan, so may idea na kayo ngayon kung magkano yung haircut dito sa Japan. Medyo mahal nga lang talaga kasi diba, hindi ka tulad natin mga babae. Parang every, ako kasi twice a year lang yata ako nagpapa-haircut eh. Pero yung color kasi, medyo mahal nga lang din talaga kasi diba ang mga lalaki, every month nagpapa-haircut. So, ayun. Sa, para sa akin, namamahalan ako sa ganun. Hindi ka tulad natin mga girl. Parang every, ako ha, twice a year or pinakamadami na yung tatlong beses sa isang taon na magpa-haircut ako. Hindi din naman ako nagpapa-treatment sa salon. Unless talagang pagod ako at gusto ko mag-relax and gusto ko lang umupo at talagang galawin yung buhok ko and scalp ko. Kasi ako din nagti-treatment ng hair ko. Plus, ayan, sa mga nagtatanong na hair color ko, sa next vlog, sasabihin ko sa inyo kung ano. Mahal din ang magpakulay ng buhok dito. Mahal ang magpa-highlights. Labas na muna kami kasi nadali namin si Kate sa aquarium. Dapat magbi-beach kami today. Kaya lang sobrang init na talaga ngayon dito sa Japan. Kasi ibang klaseng init na parang kahit nasa dagat ka, sobrang init. Parang kahit nasa loob ka na sasakyan, pag naarawan ka, mangingitim ka talaga. Sobrang init. And, ayan. So, mag-aquarium na lang muna kami ngayon. Tapos, ayan. Tsaka kami magdadagat mamaya pag medyo hapon na. See you guys later! Aventurero talaga ng mga tao.
okay.